isa karamihan na sa pangkatin ng relihiyon, isa ang Iglesia ni Cristo sa mayroong mabilis na paglago ng mga kaanib. Bukod pa dito, sa kabila ng maraming problema, kahirapan, kalamidad, mga pagsubok na dumaan, hindi lamang sa ating pamumuhay, kundi maging sa buong bansa, katulad halimbawa ng dumaan na pandemya na umepekto hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo, ay patuloy pa rin ang pagpapatayo ng Iglesia ni Cristo ng malalaki at magagandang gusaling sambahan o mga kapilya. Ito ang ating tatalakayin ngayon. Buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Marami ang mga nagtatanong sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na bakit sa kabila ng masalimuot na pamumuhay sa panahon ngayon ay patuloy pa rin ang pamamahala sa pagpupursigi sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. At kapag may mga nasisira o pasira pa lang ng mga kapilya, ay agad itong kinukumpuni. Mahalaga ba ang pagpapatayo ng gusaling sambahan at nasa Biblia ba ito? Ganito ang pahayag sa Hagay, Kabanata 1, Versikulo 8. Ang sabi, "Go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord." Kung ating mapapansin sa ating binasa, na inutusan ng Diyos ang mga Israelita noon na ipagtayo siya ng kanyang bahay, kung saan ay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung kaya't ang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo ay patuloy sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan, sapagkat ito ay utos ng ating Panginoon Diyos. Bukod pa dito, ang gusaling sambahan ay tinatahanan ng kanyang kaluwalhatian, na ito ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 26, Versikulo 8. Kung kaya't sa patuloy na paglago at mabilis na pagdami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay patuloy din ang pagpapatayo ng pamamahala ng gusaling sambahan, unang bahay ng Panginoon, sapagkat dito ay nabibigyan ng kaluwalhatian ang Panginoong Diyos na marapat sa kanyang pangalan. Ganito naman ang pahayag sa Awit, Kabanata 29, ang bersikulo ay 2. Ang pahayag, "Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan." Maliban sa ang gusaling sambahan ay tinatahanan ng kaluwalhatian ng Diyos, dito ay diringgin din niya ang mga panalangin ng kanyang mga lingkod na isasagawa sa bahay ng Diyos. At ang mata at puso ng Diyos ay duroon palagi sa kanyang bahay o sa gusaling sambahan. Ganito ang ating mababasa sa Banal na Aklat sa 2 Kronika, Kabanata 7, Versikulo 15 hanggang 16. Ang sabi, "Ngayon ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman, at ang aking mga mata at ang aking puso ay duroong palagi." Kung kaya't mahalaga sa Iglesia ni Cristo ang pagpapatayo ng bahay ng Diyos dahil ito ay pagsunod sa kanyang mga kautusan.
at sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ang gusaling sambahan ay tinatahanan ng kaluwalhatian ng Diyos at dito ay naibibigay ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang kaluwalhatian na nararapat sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa patuloy na paglago ng Iglesia, ang pamamahala ay walang tigil sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Bukod pa dito, kaya masigasig sa pagpapatayo ang Iglesia ni Kristo ng mga gusaling sambahan o bahay ng Diyos dahil dito na isasagawa ang pagsamba sa Panginoon. Ganito ang mababasa sa banal na aklat sa Awit, Kapitulo 5, Versikulo 7. Ang sabi, ngunit sa ganang akin, sa kasaganaan ng iyong kagandahang loob, ay papasok ako sa iyong bahay. Sa takot sa iyo, ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Gayunpaman, dahil sa ang simbahan o kapilya ay ginagamit sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos at ito ay tinatahanan ng kanyang kaluwalhatian na dito rin pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga lingkod. Hindi ito hinahayaang sira o wasak ng pamamahala. Kapag ang simbahan ng Iglesia ni Kristo ay may sira o luma na, agad itong pinapaayos o ipinakukumpuni ng pamamahala. Pinaglalaanan ng sapat na halaga upang ipaayos ang gusaling sambahan sapagkat masama ang sasapitin ng tao kapag hinayaang wasak o sira ang bahay ng Diyos. Katulad ng ginawa niya sa bayang Israel noon nang pinabayaan nilang wasak ang bahay ng Diyos, isinumpa sila ng Panginoon. Ito ang mababasa natin sa banal na libro sa Hagay, Kabanata 1, Versikulo 9 hanggang 11. Ang pahayag, kayo'y nangaghintay ng marami at narito, ang dumating ay kaunti at nang inyong dalhin sa bahay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa ang aking bahay ay nahahandusay na wasak, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling bahay. Kaya't dahil sa inyo, pinipigil ng langit ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang kanyang bunga. At ako'y nagpasapit ng pagkatuyo sa lupa at sa mga bundok at sa trigo at sa alak at sa langis at sa sumisibol sa lupa at sa mga tao at sa baka at sa lahat ng pinagpagalan ng mga kamay. Ang binasa natin ay isang tagpo kung saan pinabayaan ng mga Israelita na wasak ang bahay ng ating Panginoon Diyos. Kung kaya't sa galit ng Diyos ay isinumpa niya ang kabuhayan ng mga Israelita. Kaya ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo ay hindi pinapabaya ang wasak ang tahanan ng Diyos o ang gusaling sambahan, bagkos ito ay agad ipinapaayos kung luma na at kung mayroong sira at patuloy pang nagpapatayo ng malalaki at magagandang gusaling sambahan para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nagpapatayo ang pamamahala sa Iglesia ng mga gusaling sambahan hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo na siyang ginagamit sa mga pagsamba upang mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos na nararapat sa kanyang pangalan. Hanggang dito na lamang ang ating video. Buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Maraming salamat and God bless. Hanggang sa muli, paalam!